What's up mga technician? Nagbablik ang DIY Pro Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na kayo. Click na notification bell button. Click na notification bell button. Share nyo rin ang mga videos. So yun guys, papakita ko sa inyo yung setup natin dito sa Ultimate CB natin guys. Ito ang OS nga pala nito. Gamit ko guys ay Adobe PySoft. So naka ano lang siya, yung eCash. Yan, payment niya is eCash guys. So wala siyang insert coin or coin slot na ginagamit. So kung nakita niyo dito guys, ayan o, hindi nakalagay yung mga nasa coin slot. So ano ba yung mga nandito dito para magawa yon? So syempre kailangan natin yung Ultimate CB natin or Ultimate Custom Board para sa Raspberry Pi or Orange Pi. So kailangan natin ng 12 volts 5 amps na power supply. So may tinatawag sila dito na centralized daw to. Yung bricks type tsaka yung ganitong type is pares po naman centralized yun eh. Or meron siyang primary tsaka secondary. So magkahiwalay yung primary kasi guys tsaka secondary. So hindi ko alam kung bakit tinawag centralized yun. So paliwanag nyo guys sa akin bakit tinawag centralized siya. Pero pares lang naman yun yung bricks. Bricks type or yung ganitong type, yung air through hole, ayan, or yung pass through na air. So kahit na maano siya ng hangin, lalabas din at lalabas sa kabila. So eto guys ay ang Raspberry Pi 4 8 gigs na RAM. So naka ano po yan, protected sa heatsink. Ito guys, full heatsink po siya, yung case niya. Ayan, tapos may dual cooling fan, 5 volts po yan. Tapos gamit natin ay sa Brent. Ayan, na USB to LAN. So, ayan guys, 2.5 GBE or gigs Ethernet port yan guys. Tapos meron tayo rito ang Samsung SSD or solid state drive. Ito po guys ay 1 TB. So, pagka nakakita kayo ng gray na ganitong kulay yung ano niya, square, 1 terabyte po yon. Tapos yung sa iba, hindi ko po alam kung ano yung sa kanila guys. May iba-iba kulay po kasi ito, may white, something ganyan, may basta guys, may iba-ibang kulay niyan. Tapos gamit ko rito ay Apricorn and USB to SATA and or SATA, bahala kayo guys. So, ayan, kung nakikita nyo, ayan guys, ayan. Tapos, yung nandito dito guys, ay gigabit switch ng Netgear. Ayan. So, sa Netgear, ayan guys, kung nakita nyo, Netgear yung brand niya. Tapos, ayan yung model number niya. GS105. So, 1 gigabit Ethernet, 5 ports po yan. Okay, kaya 105 po yan. So, ayan, ang nagamit ko lang sa kanya ay hanggang 3 lang dito sa output. Yung input niya, guys, dito, ayan, yung mismong pagkakaroon ng, or yung nilalabas din itong Raspberry Pi. So, yung nilalabas niya, ipinapasok niya dito sa number 1. Ayan, tapos yung communication dito na yan, guys, eto. So, ayan siya, guys. Nasa likod po yan ng, or nasa baba po yan ng board. Ayan. So, kung nakita nyo, bakit ganito ginawa ko? Ayan o. Bakit hindi ko pinaganito na lang dito sa kabila? Unang port, tapos ito yung pangalawang port. Kasi guys, ang hirap niya i-bend pagka ganitong ginawa ko. So, ang ginawa ko, itong una, nilagay ko sa pangalawa. Tapos itong pangalawa, yung pangalawa nito, nilagay ko dito man sa una nito. So, okay lang naman yan guys, pagka ganyan. Tapos, meron pa akong natitirang isa pang pwede ilagay na AP. Guys. So ayan guys, papunta yan sa rooftop. Ayan. Ayun, pumasok doon sa loob. Tapos yung rooftop namin dyan guys. So operate tayo. So itong bahay na to guys, bahay ko po to. Pinagawa ko po to last year. Ayan. So backplate lang guys. Pakita ko muna sa inyo dito. Wait lang. So ito nga palang tag dito. Itong UTP cable na to ay ito yung ISP niya guys. Yung ISP niya nakapunta po yan guys sa ayan guys, ito
Ayan, sa GL iNet. Ayan, na MT yan guys, MT3000. Ano po to guys, talagang Wi-Fi 6 po to. Malakas siya guys. Yung doon sa router namin na tag dito, yung sa PLDT na ang nilalabas lang eh mababa. Dito guys, pag ginamit ko to, grabe, ang taas. Ang taas nang binibigay nyo ngayon sa amin na internet. Tsaka guys, malakas to. Tumatagos sa ano, wall. Ang lit niya lang oh. Tingin nyo, ano lang siya, pocket Wi-Fi lang siya oh. Malit lang. So yun ang kagandahan niya guys. So punta na tayo guys sa rooftop. Ayan. So papakita ko sa inyo saan yung nakakabit yung dalawang itim na yan. Kasi ito yung blue na to guys. Pumasok muna to sa... Kasi ito yung ISP guys. Pumasok to sa GL iNet. Tapos yung ano naman nun, yung LAN port na 1... na gigabit Ethernet ay dito naman pumasok sa my Raspberry Pi. Okay? So, ayan guys. Tingnan natin kung saan siya pumunta. Ayun, doon siya guys lumabas. So, maingayin kasi may aeroplano. Ayun guys, yung aeroplano. Ayun. Malapit lang kami sa airport. So, ayan guys. So, pupunta siya doon. Ayun. So, ayun guys ha. So, yun yung isa papunta doon. Ayun. Tapos yung isa papunta rito. So, punta mo natin yung unang AP natin, guys. So, yun yung unang AP natin. So, nakuha siya papunta doon. Para magkaroon sila ng signal. Ayan. Tapos yung isa nandoon naman sa kabila. Ito, guys. So nakababa rin siya, naka ano siya, angle na yan. So para makikita nyo kung saan siya nakatutok, ayan. Sa mga bahay dyan, sa baba. Okay, so ayan po siya. Malapit lang kami dito sa may Pogo ng Island Cove. Ayan guys, ayan yung Pogo ng Island Cove. Ayan. Tapos the DENR, ito yung DENR na building. Ayan. So makikita niyo yan guys kapag dumaan kayo diyan. Makikita niyo tong bahay kung gaano kataas. So kitang-kita namin yung kapiligiran dito. Ayan. Ayan siya guys. Okay. So ang makukuha kong client ko nandito sa baba. Ayan, kukuha ko yan. Pati yung client ko naman, I mean, pati yung client dito sa kabila. Ayan, buo, hanggang doon, sa dulo yan doon. So, ayan guys, at kung nagustuhan nyo yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click notification bell button, click yung all guys, bye, peace.